Totoo ba na natagpuan na ang pinakamatandang Biblia sa kasaysayan? Ayon sa mga ulat, ang Biblia ay ang pinakamaraming naiimprintang libro sa buong mundo. Base sa Guinness Book of World Records, sobra sa 5 bilyong kopya ng Biblia ang naipakalat na at hanggang ngayon ay patuloy na iniimprinta sa iba't ibang lingwahe. Bagamat marami ang nagbabasa nito, kakaunti lamang ang nakakaalam kung paano sinalin ang aklat mula sa orihinal na wika ng mga taga-Israel na Hebreo, Aramaic at karamihan Griego. Malimit ding nabanggit kung natagpuan na nga ba ang pinakaunang Biblia sa mundo. Ang tanong, totoo ba? Ang salitang Biblia mula sa wikang Latin, Biblia, at sa wikang Griego, Biblos, ay nangangahulugang mga libro. Kaya ang Biblia ngayon ay pinagsama-samang mga libro ng Genesis, Exodus, hanggang sa Apokalipsis. Ito ay isinalin sa iba't ibang wika, katulad ng wikang Latin, Ingles, at Tagalog. Subalit kung tutuntunin ang pinanggalingan ng Biblia, matatanto nang pinagmulan nito ay isinulat ilang libong taon na ang nakararaan. Ang sabi sa Biblica International Bible Society, ang mga orihinal na kasulatan ng mga propeta katulad ni Moses, Ezra, Daniel at marami pang iba ay wala na. Kasama sa pagbagsak ng Israel sa kamay ng mga Romano ay ang pagsunog sa templo kung saan ang mga babasahin ni Jesus noong ito ay nabubuhay pa ay nakatahan. Ganun pa man, dahil sa mga scribes at ibang mga manunulat, maraming kopya o manuscripts ng Biblia ang nasagip. Ayon sa oldest.org, ang dalawang pinakamatandang Biblia sa kasaysayan ay ang tinatawag na Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. Tinawag na Codex Sinaiticus dahil natagpuan ito malapit sa paanan ng Mount Sinai sa loob ng isang monasteryo. Isinulat noong mga taong 330 hanggang 360 AD. Nilalaman ito ang luma at bagong tipan sa wikang Griego. At tinawag na Codex Vaticanus dahil nakatahan ito sa Vatican mula pa noong unang panahon. Isinulat sa wikang Griego noong mga taong 300 hanggang 305 AD. Katulad ng Codex Sinaiticus, ang lumang tipan nito ay isinalin sa wikang Griego, ang tinatawag na Septuagint. Marami ang nagtatanong kung bakit ang dalawang sinaunang Biblia ay sinulat sa wikang Griego. Ayon sa historyofisrael.org, noong taong 332 BC, sinakop ng mga Griego sa pamumuno ni Alexander the Great ang Judea noong okupahan nito ang Middle East. Ganon din ang pahayag sa zondervanaacademic.com na maraming lugar sa Israel katulad ng Jerusalem at Judea ang gumagamit ng wikang Banyaga. Kaya naman humigit kumulang sa 20% ng mga Hebreo noon ang mga marunong magsalita ng wikang Griego. Bagamat ang Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus
ay dalawa sa pinakamatandang Biblia sa kasalukuyan, kaila sa marami na mayroon pang mas nauna dito. Paano nalaman na mas may nauna pa sa dalawa? Madali lang ang sagot. Dahil sa isinulat ang lumang tipan nito pagkatapos lumisan si Jesus sa daigdig sa wikang Griego at hindi sa orihinal na wikang Hebreo at Aramaic. Sa madaling salita, ang dalawa ay isinalin lamang. Ayon sa Bible Archaeology, isa sa mga naunang kasulatan na naglalaman ng Biblia ay ang tinawag na Nash Papyrus. Isinulat sa wikang Hebreo halos 200 taon bago ipinanganak si Jesus. Kasama dito, nakasulat ang bahagi ng librong Exodus at Deuteronomy. At ang pinakaunang kasulatan ng Biblia sa kasalukuyan ay ang natagpuan sa mga kuweba ng Qumran, malapit sa Dead Sea. Ito ang tanyag na Dead Sea Scrolls. Mapapansin na ang Dead Sea Scrolls ay hindi tinawag na Biblia sapagkat hindi ito inayos na parang libro. Sa halip ay nakasulat sa mga nakarol yung scrolls halos 300 taon bago ipinanganak si Jesus. Mayroong mga 900 mga kasulatan ang natagpuan sa kuweba noong mga taong 1947 at 1956. Isinulat sa balat ng mga hayop at sa dahon ng papyrus ang mga kopya ng lumang tipan sa wikang Hebreo at ang iba sa wikang Griego. Ayon sa Smithsonian Magazine, marami sa Dead Sea Scrolls ay naisulat ilang daang taon bago nagkaroon ng pag-aalsa sa bansang Israel. Ang lugar ng Qumran ay pinaniniwala ang isang syudad ng mga Hebreo na malapit sa karagatan. Sa kasulukuyan, hindi pa rin nalalaman kung sino ang nagtago o ang mga nagsulat ng Dead Sea Scrolls. Ganunpaman, kung mababasa ang mga nilalaman ng mga nito, mapagtatanto na halos nakasulat dito ang buong lumang tipan at iba pang mga importanteng salaysay hinggil sa buhay ng mga sinaunang Hebreo sa lugar. Marami ang nagsasabi kung papaano malalaman ng isa na ang Bibliyang ginagamit ay tugma sa mga sinaunang kasulatan. Dahil ang lumang tipan ay sinulat ng mga propeta katulad ni Moses, David at Solomon sa wikang Hebreo at Aramaic, at ang bagong tipan ay isinulat ng mga disipulo at apostoles ni Jesus sa wikang Griego. Maaaring ihambing ang Bibliyang hawak sa Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus at Dead Sea Scrolls upang matiyak na ang Biblia ay tumpak. Marami ang nagsasabi na balang araw, matatagpuan din ng sanlibutan ang orihinal na kasulatan ng Biblia. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?